So guys, mag-umpisa na tayo. Punta na tayo dito sa Google Chrome. So, pindutin natin yung Google Chrome. Google, hanapin natin yung, i-type natin ang www.passport.gov.ph. Yan, pindutin natin yan, guys. Hintayin lang natin. So, as you can see, may lumabas na. Okay, pindutin natin itong okay, nandito sa baba. And then, next, pindutin natin yung schedule an appointment. Pindutin natin yung schedule an appointment. Then, may reminder, may terms and conditions. Scroll down nyo lang, guys. Then, may box dito sa left side. Pindutin natin itong box. I-check natin. Then, scroll down. Start individual appointment. Pindutin natin ito. Start individual. Then, lalabas na ang pipilapan nyo. So, yung Asia Pacific nakalagay dyan, may arrow dito banda sa right side. Pindutin natin yung right side kung saan ka ngayon. Kung nasa Asia ka, pindutin yung Asia. Kung nasa Europe, pindutin ang Europe. North America or Middle East. Katulad sa akin, nasa Middle East. Pindutin ko ang Middle East. So, country, kung saan kang country ngayon, kung nasa Saudi ka, kung nasa Bahrain, nasa Egypt, nasa Jordan. So, ako nasa Bahrain, pindutin ang Bahrain. So, site, pindutin yung site, isa lang ang site dito sa Bahrain, pindutin ang Manama. So, kung ano ang lalabas sa inyo, guys, kung anong site na meron kayo, yun ang pindutin nyo, okay? So, dito, nandito na lalabas na yung Philippine Embassy in Manama. Pati yung ano nila, address ng embassy, ayan na, office address. So, scroll down mo lang. Scroll down, scroll down. So, sa baba, makikita mo na may box na naman. I confirm that I have read, understood, and agree to the above condition. So, i-check natin itong box na ito, guys. Then, click the next. Yeah, next. Pindutin ang next, then hintay natin. So as you can see, makikita mo na dito ang schedule mo, yung available at saka yung fully booked. So itong date na ito, guys, mamimili ka sa color green. Yan, available po iyang color green. Yung walang green, fully booked na yan. So sabihin natin October 10, pindutin natin itong 10 kung gusto nyo. Kung mamili lang kayo dyan kung anong date ang available kayo. So, basta dito sa green kayo mamili. So, sabihin natin pizza cheese tayo. O, 10. Then, lalabas na yung time kung anong gusto nyong slot. So, 8 to 9, 9 to 10, 10, 11. O, mamili lang kayo dyan. So, sabihin natin 9 to 10 ang slot na pipiliin mo. Pindutin mo lang. Then, i-check natin itong I'm not a robot. So, kailangan huwag nyong kalimutin ito, guys, bago kayo mag-next, ha? Pindutin natin itong box na ito sa right side. Yan, pindutin natin. Kailangan mag-check yan. Ayan na. Then, next. Pindutin ang next. So, nandito na. Individual appointment, personal information. Ayan, may personal information na kayo dito, guys. So, may warning na naman dito, oh. Siguraduhin eksaktong katulad ng pangalan ninyo sa lumang passport ang ilalagay na pangalan. Mag-ingat din sa pitsa ng kapanganakan. Hindi tatanggapin ang application ninyo kung may mali sa pangalan at birthday ninyo. Okay? So halimbawa, ekstrang litra, nadagdagan o kulang ng tuldok, etc. Uulit kayo ng proseso sa pag-set ng appointment kung magkamali. Okay? So, i-agree natin yan.
So, kailangang malinaw ang ilalagay nyo ditong details. So, nandito na, mobile number. So, ilalagay natin ang mobile number natin. Sabihin natin, sa akin, 35-40-82. Sabihin natin, ganyan yung mobile number ko. So, email address. Email address nyo guys, kailangan ilagay nyo yung email address nyo kasi sa email address sila magsisend ng confirmation. So, ganyan. So, i-confirm mo ulit yung email address mo. Yan, confirm ulit yan. Then, last name. Kung anong last name mo, sabihin kong Agustin. Then, Gavin. Pangalan mo, Juvie. Yan. Then, middle name, Salgarino, yung ano mo. Middle name mo. So, date of birth, kung kailan ka pinanganak, sabi natin September. Kung anong day, pindutin mo lang, mamimili ka lang, September 6. Kung anong year, sabihin natin 1984, piliin nyo kung saang, ano kayo dito, anong year kayo, pindutin lang yan. So, ayan na. So, sa gender, mamili kayo. Kung lalaki kayo, male. Kung babae, female. So, female. And then, civil status. Mamili ka. Pindutin may arrow dito sa right side. Pindutin yung arrow. May pagpapilian na. Single, married, widow, separated, or annulled. So, married ako. Married. Oh, married na yan. Birth legitimacy. So, hindi man kayo adopted, hindi man kayo ano. So, lagay nyo dito yung legitimate. Pindutin ang legitimate, guys. Then, Philippines. Okay na yan kasi pinanganak ka sa Pilipinas. So, kung anong probinsya ka pinanganak, pindutin mo yon. So, katulad sa akin, Agusan del Sur, pindutin ko Agusan del Sur. Then, city, kung anong syudad ka, kung anong munisipyo ka pinanganak, pindutin pa rin yung arrow. So, mamili ka lang kung saan. Saan dito sa lugar na ito. So, sa akin, prosperidad. Pindutin ko ang prosperidad. So, tapos na yan. Next na tayo. Pindutin ang next. Yan. Pindutin ang next. So, meron na naman dito. May mali ako sa number ko, guys. Kaya nag-warning siya. Oh, mobile number is too short. So, pindutin ko ulit itong agree kasi uulitin ko yung number ko. Nagkamali ako sa number ko. So as you can see guys, pag nagkamali kayo sa number nyo, hindi talaga kayo ipoproceed. Okay, so kailangang tama ang number or kung ano man ang nakalagay dyan dapat tama. So katulad sa akin, 35, 40, 16, 82. So yan. Yan yung number ko, guys. Kaya siya nag green siya kasi mali yung number na nalagay ko. So kailangang tama. So next na ulit. So as you can see, guys, lalabas na ang father's information. Sunod niyan, father's information na. Last name. Last name ng tatay mo. Tapos yung ano niya, middle name niya. Then, ay yung given name, pangalan pala ito guys, yung given name, pangalan. Francisco. Then, yung middle name niya. Gigo. Then, Philippines, okay na yan guys, Philippines. Taga Pilipinas man yung tatay mo. Kung yung sunod, mother's information, yung pangalan ng nanay mo. Yung apelido ito guys, sa pagkadalaga ha, ang ilagay nyo ha, kasi pagkadalaga ang hinihingi dito. So, Virginia. Virginia. Then, Saludaga. Yung dalaga pa siya, hindi pa siya naging Agustin. Hindi pa siya naging married. So okay na 'yan.
So sunod, next in spouses in information, asawa nyo guys, kung may asawa man kayo, ilagay nyo. Last name niya is Dolor. Then pangalan is Manuel. Then sabihin natin middle name is De La Cruz. So ganyan guys. So let's see, ganyan yung ano ko, yung spouse ko, tapos yung mother ko at saka yung tatay ko. So i-review nyo muna guys ng mabuti bago nyo, bago kayo mag-next. Okay, so next. Dito na tayo sa next. So susunod guys. Ayan na, ito nang lalabas. Application type, pindutin nyo na naman itong arrow sa bandang kanan. So kung new siya or renewal or lost, mamili ka sa tatlo. So sa akin renewal, pindutin ang renewal. So yung passport guys, yung old passport number mo. Sabihin sa akin P, ito kunyari lang ito guys ha, P12345. Yan yung passport number ko. So kung anong date yung pizza yun, kung anong pizza yun kinuha. So July, sabi natin July 7, tapos 2017 ako last na nag-renew guys. So next, issuing authority, kung saan nyo yun kinuha, makikita nyo yan sa old passport nyo kung saan naka-issue. So katulad sa akin, dito pa din ako sa Manama. Sa Manama pa din ako nag-renew dito sa Bahrain. So tinype ko yan. Then basis of Philippine citizenship, pindutin ang birth. Then foreign passport holder, no, meron ang nakalagay dyan, no. So emergency contact person, kung sino yung emergency contact person ang ilagay nyo, sabihin natin yung asawa nyo. Oh, Manuel Dolor, yun yung asawa. Then cellphone number niya, +639 99 452 6932. Sabihin natin ganyan yung number ng asawa nyo. Then pindutin ang next. So ayan na guys, yan na yung lalabas. Pagkatapos doon sa contact person at saka sa contact number niya. So current address mo, kung saan ka guys, kung anong address ka, dapat kumpleto. Puro do, sabihin natin ganon, barangay Bulo, sabihin natin ganon, San Lorenzo Ruiz. Yan. Tapos kung saan kang ano, syudad, sabihin natin ang syudad mo is, sabihin natin taga Dait ako. Yan, Dait. Kung anong probinsya, Camarines Norte. Camarines Norte. So ito guys, ano lang ha, example lang ito ha. Kung ano lang, kung taga saan ka lang, yun ang anuhin mo. Ito, ano lang ito. Example lang ito, sa ano ko lang. So occupation, housemaid. Sabi natin housemaid. Itong office number at saka office address guys, kahit hindi mo na yun lagyan. So next na, next. Pindutin ang next. So itong pag next na guys, kailangan i-review mo ito. Ito lahat ng inano mo, pinilapan mo. Yan, review mo yan lahat pag next mo niyan. Yan, review mo lahat, application information. Review mo lahat yan, yan, review mo. Yan, your selected appointment schedule, ito na yung selected nyo. Tapos i-check mo ito, I'm not a robot. Itong square, i-check mo yan.
And then, meron sunod, meron na namang square sa bandang kaliwa. I am aware that possession of a passport is a privilege granted by the government of the Republic of the Philippines only to its citizen. Okay? So, i-check natin yan. So, confirm. So, pagka-confirm nyo guys, yan, kailangan i-confirm mo, may mag-ano na sa iyo. Meron nang mag i-send ng email sa iyo. So, halimbawa, i-confirm natin, ganyan. Oh, pindutin ang confirm. So, yung appointment confirm, guys, yan, oh, please check your email for your new appointment details and application packet. So, pindutin itong view appointment, okay? So, pindutin yung view appointment, lalabas na yung ano doon, yung nakalagay doon na application form. I-view nyo yun sa ano nyo, sa email address nyo. So, yung appointment na yun guys, i-aano mo, ipiprint nyo yun, yun yung dadalhin nyo sa DFA, okay? Or sa embassy, kung saan kayo pupunta. So, ang dadalhin nyo, yung lumang passport, yung Xerox copy ng lumang passport, isi-Xerox nyo yun dahil kailangan din. Tsaka yung appointment nyo, ito yung nandito sa email address nyo. Kailangan i-ano nyo yan, kailangan i-print nyo yon itong appointment na ito. So, ganyan lang kadali guys, ganyan lang po kabilis. So, basta may appointment confirm na kayo, yung date na yon, okay na yon. So, sana na-satisfy kayo sa aking tutorial na ito. So, kung na-satisfy man, bigyan nyo naman ako ng isang subscribe dyan, isang like, at saka isang share. Okay? So, salamat po sa panunood. Keep safe all. Just say, but I just can't make sound. It's so-